Suki, anong hanap? Uy, Pogi, bili ka na ng mga gulay ko. Kuya, fresh pa tong mga prutas ko. Agad na nangunot ang noo ni Allen dahil sa ingay na sumalubong sa kanya. Ito ang unang beses na nakapunta siya ng palengke. At hindi niya inaasahan na ganito pala. Manang, ano ba kasi ginagawa natin dito? Naiiritang tanong ni Allen. Hindi mo ba nakikita, apo? Tindahan to na iba't ibang gulay at prutas at karne. Malamang mamimili tayo. Sagot ng matanda. Eh bakit hindi na lang dun tayo sa mall na malapit sa bahay? Mas lalong nangunot ang noo ni Allen dahil sa ingay. Ano ka ba naman? Mas mura ang mga paninda rito at sariwa pa. Sambit ni Manang. Hindi na nakipagtalo ang binata sa matanda. Nanatili na lamang si Allen na nakasunod kay Manang habang naglilibot ang matanda sa palengke. Kahit naiirita sa ingay at sa mga tindera na tumatawag sa kanya, pinilit na lang ng binata na ikalma ang kanyang sarili. Oh, nanay, ngayon lang ata kayo ulit na padaan. Nagangiting bati ng isang magandang dalaga. Napatitig si Allen dito. May kung anong kumalabog sa dibdib niya nang masilayan ang dalaga. Kakaiba ang ganda nito. Dahilan, para hindi magawang alisin ni Allen ang titig sa dalaga. Ramdam niya ang pagbilis ng tibok ng kanyang puso. Mabuti na lamang at nakatutok ang atensyon ng dalaga sa matanda. Kaya, namalayan agad ni Allen na tinititigan niya ang magandang mukha ni Yvonne. Naku, Yvonne, alam mo namang napakarami ang mga binili ko noong nakaraan. Ngayon lang naubos. Natatawang sambit ni Manang. Bahagya namang natawa ang dalaga na nagngangalang Yvonne. Ano pong kailangan nyo ngayon? Katulad pa rin ng dati, ikaw na ang bahala. Tumango naman si Yvonne at inumpisahan na ang kumuha ng mga gulay at ilagay sa bayong na dala ni Manang. Walang ibang ginawa si Allen kundi ang panuuri ng bawat kilos ni Yvonne. Kahit ang kumurap, pinipigilan ng binata para lamang hindi maalis ang tingin niya sa dalaga. Huwag mong masyadong titigan, magpakilala ka. Natatawang pangasar ni Manang sa kanya. Ano bang sinasabi mo, Manang? Nagmama ang maangang tanong ni Allen. Sus, huwag ka nang mag-deny. Dahil kitang-kita ko naman kung paano ka tumitig kay Yvonne. Pang-aasar pa ng matanda. Agad na napaiwas ng tingin ng binata. Hindi ko alam ang sinasabi mo, Manang. Nahihiya pang sambit niya. Narinig pa ng binata ang mahinang pagtawa ni Manang, ngunit hindi na ito ulit nagsalita pa. Bigla namang nakaramdam ng kaba si Allen dahil baka kung ano ang gawin o sabihin ng matanda. Madalas pa naman siyang pagtripan nito. Nang muling mapatingin si Allen sa dalaga, napansin niyang nakatingin na rin ito sa kanya. Bahagyang umiti si Yvonne, ngunit mabilis lang ding napaiwas ng tingin ang binata. Hindi naman yung nakatakas sa paningin ni Manang na panay ang ngisi sa kanila. Yvonne, ito nga pala ang boss ko, si Allen. Biglang sambit ni Manang at nang tumingin siya sa binata, nakangisi na ang matanda. Allen, ito naman si Yvonne. Dito ako madalas bumili ng gulay. Dahil bukod sa magaganda ang paninda niya, maganda rin ang tindera. Dagdag na sabi pa ni Manang. Bahagya namang natawa si Yvonne dahil sa sinabi ng matanda. Nanay naman! Kahit nahihiya ay bahagyang tumango si Allen sa dalaga na ginantihan naman ito ng ngiti. Saglit pang nag-usap si Manang at si Yvonne at nang makapagbayad ay umalis na rin. Maganda ba? Pang-aasar ni Manang habang naglalakad sila pabalik sa kotse ng binata. Ewan ko sa inyo, Manang. Singhal ni Allen na ikinatawa ng matanda. Agad na sumakay ang binata sa kotse. Nang makasakay naman si Manang, mabilis na nagmaneho pa uwi sa bahay si Allen. Hindi pa rin natigil sa pang-aasar ng matanda habang nasa biyahe. Hinayaan na lamang yun ang binata dahil aminado naman siya. Natotoo ang ilan sa mga sinabi ni Manang. Manang,
Pupunta muna ako sa kumpanya. Pagpapaalam ng binata dito. O sige, umuwi ka ng maaga at ipagluluto kita. Hindi na nag-abalang sumagot ang binata at mabilis siyang bumalik sa kanyang kotse. Hindi naman ganoon kalayo ang kumpanya ni Allen. Kaya ilang minuto lang din ang naging biyahe niya. Good morning, sir. Bati ng sekretarya ni Allen. May meeting ba ako ngayong araw? Meron po, pero mamaya pa pong alas tres. Sige, salamat. Dalhan mo ako ng kape sa opisina. Tumango lang ang sekretarya bilang tugon. Dumiretso naman ang binata papasok sa kanyang opisina at agad kinuha ang kanyang laptop. Ilang minuto ang lumipas, pumasok ang sekretarya ni Allen dala ang pinatimpla niyang kape. Kasunod naman nun ay ang pagpasok din ni Wade na malaki ang ngiti. Anong kailangan mo? Tanong ni Allen habang nanatili pa rin nakatutok ang atensyon sa kanyang laptop. Hindi ka maniniwala sa nakita ko, pre. Masayang sambit ni Wade sa kanya. May magandang chicks dun sa palengke sa malapit. Dagdag na sabi pa ng lalaki. Napatigil naman sa ginagawa ang binata at napatingin sa kaibigan. Ano ibig mo sabihin? Pag-uusisa ni Allen. Galing kasi ako ng palengke malapit dun sa bahay mo. May nakita ako magandang tindera, pre. Pagkukwento ni Wade. Nangunot naman ang noon ng binata. May ideya na si Allen kung sino ang tinutukoy ng kanyang kaibigan. Ngunit ayaw naman niyang banggitin. Kilala ng binata ang kanyang kaibigan. Siguradong hindi siya titigilan nito sa pang-aasar. Ang mas malala pa ay baka pati si Yvonne pagtripa ni Wade. Oh, ano namang itsura yan? Hindi ka pa ba nakakapunta doon? Natatawang saad ni Wade sa kanya. Wala akong oras para sa mga ganyan. Bahala ka. Basta ako, araw-araw ako pupunta doon. Parang nababaliw na wika ni Wade sa kahumalakak pa. Hindi na pinansin ni Allen ang kanyang kaibigan at ibinalik na lamang niya ang atensyon sa ginagawang trabaho. Hindi rin naman nagtagal, lumabas na ng opisina si Wade nang magsawa sa pang-aasar sa kanya. Bigla namang pumasok sa isip ng binata ang magandang mukha ni Yvonne. Pati na rin ang mga ngiti ng dalaga na talaga namang mapapatitig ka. Pilit inalis ni Allen ang isipin yon at itinuon ang atensyon sa kanyang trabaho. Ilang oras pa ang lumipas, nagulat na lang ang binata nang biglang pumasok ang kanyang sekretarya at diretsyong naglakad papalapit sa lamesa niya. Sir, malapit na po magsimula ang meeting niyo. Gulat namang napatunghay si Allen sa kanyang sekretarya. Alas tres na? Hindi makapaniwala ang tanong ng binata. Opo, sir. Mag-prepare na po kayo. Naghihintay na po ang kotse sa baba. Wika pa ng sekretarya bago ito naglakad palabas ng opisina. Napasa po naman si Allen sa kanyang noo at bahagya itong hinimas. Hindi na niya namalayan ang oras sa sobrang tutok niya sa kanyang ginagawa. Nang makapag-ayos, ay agad ding bumaba si Allen. Katulad ng sinabi ng sekretarya, ay naghihintay na ang kotse at nang makasakay ang binata, ay agad rin itong pinaandar ng driver. Tungkol saan nga ang meeting na to? Biglang tanong ni Allen. Sir, para po sa isa nating investor. Bahagyang napatango si Allen. Halos kalahating oras din na itinagal ng biyahe papunta sa restaurant kung saan gaganapin ang kanilang meeting. Mr. Allen, sa wakas nagkita na rin tayo. Masayang sambit ng isang may katandaang lalaki. Kumusta, Mr. Zhang? Nakangiting bati naman ang binata. Mabilis namang nagsimula ang usapan ng dalawa. Ipinaliwanag ng sekretarya ni Allen ang mga plano ng kanilang kumpanya. Nang magustuhan naman ni Mr. Zhang, ay hindi na nagdalawang isip ang matandang lalaki na mag-invest. Hanggang sa muli natin pagkikita. Pagpapaalam ng matanda. Maraming salamat, Mr. Zhang. Sagot naman ni Allen. Pinanood ng binata na makaalis si Mr. Zhang. Nang tuluyan na makalayo ang matanda, doon pa lamang na pagdesisyon na ni Allen na umalis. Agad na pinaandar ng driver ang kotse nang makasakay si na Allen at ang kanyang sekretary. Nanatili namang tahimik ang biyahe ng binata at nakatitig sa labas. Sandali, hinto mo muna. Biglang utos ni Allen ang mapadaan sa palengke. Bakit, sir? May pupuntahan ho ba kayo?
Tanong ng sekretarya niya. Oo, balikan mo na lang ako dito, Kuya Rod. Sambit ng binata sa driver. Mabilis na bumaba ng kotse si Allen at naglakad papasok sa palengke. Katulad kaninang umaga, ay malakas na sigawan ang sumalubong sa binata. Sa pagkakataong ito, hindi na nainis si Allen at hinayaan na lamang niya yon. Nagpatuloy siya sa paglalakad, pilit inaalala kung saang parte ng palengke nakapwesto si Yvonne. Malayo pa lang napangiti na si Allen nang muling makita ang magandang dalaga. Hindi na namalayan ng binata na dire-diretso na pala siyang naglakad papalapit sa pwesto ni Yvonne. Oh, ikaw yung kasama ni nanay kanina umaga, di ba? Gulat na tanong ng dalaga. Agad na nakaramdam ng hiya si Allen dahil naalala siya ni Yvonne. Hindi maintindihan ng binata ang kakaibang bilis ng puso niya ngayong kaharap niya ulit ang dalaga. Ah, oo, ako nga yun. Nahihiyang sagot niya. May kailangan ka ba? May nakalimutan bang bilhin si nanay? Tanong ulit ni Yvonne sa kanya. Oo, nakalimutan niyang bumili ng repolyo. Natatarantang sambit ng binata, ngunit hindi niya ito pinahalata. Agad namang nagtaka ang dalaga. Repolyo? Sigurado naman ako na may nailagay ako sa bayong ni nanay kanina ah. Kulang daw. Pagdadahilan ni Allen sa naguguluhang si Yvonne. Napakamot na lang sa ulo ang dalaga habang kumukuha ng repolyo. Hindi niya maintindihan kung paano magkukulang yun. Samantalang, 3 buong repolyo naman ang inilagay niya sa bayong kanina. Ito po, sir. Nakangiting sabi ni Yvonne at iniabot ang repolyo na nakalagay sa plastic. Nagdalawang isip pa si Allen kung aabotin ang plastic ngunit wala na rin naman siyang nagawa dahil ilang segundo nang nakaangat ang kamay ng dalaga sa ere. Magkano? Hindi na, sir. Hindi naman kasi kinuha ni nanay yung sukli niya kanina eh. Huwag niyo na pong bayaran. Nakangiting sambit ni Yvonne. Hindi napigilan ni Allen ang mapatitig sa dalaga. Kakaiba kasi talaga ang epekto ng mga ngiti ni Yvonne sa sistema ng binata. Halos magkarambola ang puso ni Allen dahil sa bilis ng tibok nito. Ganun ba? Sige, salamat. Nahihiyang sagot ng binata. Nagsimula nang maglakad palayo si Allen. Pinilit niyang ikalma ang kanyang sarili. Hindi pa man siya nakakalayo, ay narinig niya pa ang sigaw ng dalaga. Maraming salamat, sir, sa uulitin! Masayang sigaw ni Yvonne. Hindi naman napigilan ni Allen na mapalingon at muli niyang nasilayan ang nakangiting mukha ng dalaga bago siya umalis. Napatango na lamang ang binata bilang tugon bago nagpatuloy sa paglalakad. Nang makasakay sa kotse, agad na pinaandar ng driver ang kotse at nagmaneho papunta sa bahay ng binata. Sir, para saan po ang repolyo? Takang tanong ng driver. 3 na po yung binili nyo ni Manang kanina umaga, di ba po? Dagdag na sabi pa nito. Nangunot naman ang noon ni Allen sa sinabi ng driver. Ngayon lang niya naalala na 3 repolyo nga pala ang nasa bayong ni Manang kanina. Napasapo na lang siya sa noo habang bahagyang umiiling. Hindi ko rin alam. Huwag mo na lang ako pansinin, Kuya Rod. Sagot ni Allen. Nang makarating sa bahay, patagong inilagay ng binata ang biniling repolyo sa ref. Sigurado kasi si Allen na uulanin na naman siya ng pang-aasar ni Manang kapag nalaman nito yon. Matapos nun, napagdesisyon na ng binata na pumunta ng kanyang kwarto para makatulog na at makapagpahinga. Ilang araw na rin ang lumilipas at mas napapadalas ang pagpunta ni Allen sa palengke kahit wala naman siyang importanteng bibilhin. Hindi na rin maintindihan ng binata kung bakit niya ginagawa ito. Basta ang alam niya, masaya siya sa tuwing makikita niya si Yvonne. Sigurado si Allen na napapansin na rin ng dalaga ang madalas niyang pagpunta sa palengke, ngunit wala namang pakialam ang binata sa maaaring isipin ni Yvonne. Ang mahalaga lamang para kay Allen ay ang makita ang nakangiting mukha ng dalaga. Oh sir, nandito ulit kayo? Natutuwang sambit ni Yvonne. Oo, may bibilin lang ulit. Nahihiyang sagot ni Allen. Ano po ba yun? Hindi agad nakasagot ang binata,
dahil nakatitig lamang siya kay Yvonne. Nangunot naman ang noon ng dalaga dahil sa inakto ng kanyang kaharap. Sir? Pagtawag ng dalaga sa atensyon ni Allen. Napailing naman ang binata nang makabalik sa ulirat at bahagyang napatungo dahil sa kahihiyan. Mabilis na nag-isip ng idadahilan si Allen para makalusot. Hindi naman napigilan ni Yvonne ang matawa sa kakaibang kinikilos ng binata. Isang kilong sibuyas. Wala sa sariling sabi ni Allen. Kahit naguguluhan, hindi na nagtanong ang dalaga. Matapos timbangin ng sibuyas, ay agad itong inabot ni Yvonne sa binata. Maraming salamat, sir. Bahagyang tumango si Allen at nagsimula nang maglakad paalis. Ngunit hindi pa nakakalayo ang binata, muli niyang narinig ang pagsigaw nito. Ano ba? Hindi niyo kailangan guluhin ang paninda ko. Sigaw ni Yvonne. Huwag ka nang magmatapang. Ikaw na nga itong sinisingil ng utang, ikaw pa itong matapang, ha? Singhal ng isang lalaki. Wala naman ako utang sa inyo, ah. Galit na sigaw ulit ng dalaga. Ang utang ng tatay mo ay utang mo rin. Sabad ng isa pang lalaki. Nagbabayad naman ako sa inyo kapag may hawak ako, ah. Kaya lang to hindi marunong umintindi. Abat di ko na nagugustuhan yung tabas ng dila mo, ah. Akmang susuguri ng isang lalaki ang dalaga para suntukin ng mabilis namang hawakan ni Allen ang kamay ng lalaki. Nananakit ka ng babae? Seryosong wika ng binata. Sino ka ba? Huwag kang makialam dito. Ah, sir, huwag na lang po kayo makialam. Baka mapahamak pa kayo eh. Nahihiyang wika ni Yvonne. Okay lang. Sagot ni Allen at bahagyang umiti sa dalaga. Bitiwan mo nga ako? Galit na singhal ng lalaking kaharap ng binata. Dahil sa inis, pabatong binitiwan ni Allen ang lalaki. Tumalsik naman ito papunta sa isa pa niyang kasama. Nang makabawi, ay galit na tumitig ang lalaki kay Allen. Sinabi ko na sa inyo, huwag ka makialam. Wika nito at dali-daling sinugod ang binata. Bago pa makasuntok ang lalaki ay nakailag na si Allen. Mabilis na sinipa ng binata ang likod ng lalaki. Dahilan para masubsob ito sa mga paninda ng tindahan na katabi ng kay Yvonne. Dahil sa nakita, sumugod na rin ang isa pang lalaki palapit kay Allen. Ilang beses na sumuntok ang lalaki, ngunit lahat yon ay nasasalag at naiiwasan lamang ng binata. Nang makahanap ng pagkakataon, ay tinulak ni Allen ang lalaki papunta sa nakabulagtan nitong kasamahan. Sa susunod, huwag na huwag kayo manggugulo dito. Seryosong sambit ni Allen. Bumaling naman ang isang lalaki kay Yvonne. Hindi pa tayo tapos. Babalikan ka namin. Pagbabanta nito, bago dali-daling tumayo at tumakbo, paalis. Ayos lang ba kayo, sir? Nag-aalala lang tanong ni Yvonne at agad nilapitan ng binata. Oo, ayos lang. Huwag ka mag-alala. Pasensya na, sir. Pati kayo na damay. Paghingi ng paumanhin ng dalaga. Okay lang. Hindi naman ikaw may kasalanan. Ano bang kailangan nila sa'yo? Dagdag na tanong ni Allen sa dalaga. Ako kasi yung sinisingil nila sa utang ng tatay ko. Nahihiyang tugon ni Yvonne at hindi naiwasan ang mapatungo. Nasaan ba ang tatay mo? Hindi ko na rin po alam. Nagtatago na po ata. Ani Yvonne, bakas ang galit at pagkalungkot sa kanyang tinig. Bahagyang nakaramdam ng awa si Allen para sa dalaga. Mabilis namang kinuha ng binata ang isang calling card sa wallet niya at inabot yun kay Yvonne. Puntahan mo ako sa lugar na yan. Sambit ni Allen. Para saan po? Naguguluhang tanong ng dalaga. Basta, malalaman mo kapag pumunta ka. Kahit nagtataka, napatango na lamang si Yvonne. Nagpaalam na si Allen at nagsimulang maglakad paalis. Nanatili namang nakatitig ang dalaga sa binata hanggang sa tuluyan na itong makalayo. Binalingan ni Yvonne ang tingin ng calling card na ibinigay ni Allen sa kanya. Nanlaki ang mga mata niya nang makita ang nakasulat doon.
Ibig sabihin, siya yung may-ari ng kumpanya na to? Hindi makapaniwalang sambit ni Yvonne. Saglit pang napatulala ang dalaga bago naisipang linisin ang mga nasirang gamit at nagkalat na paninda dahil sa panggugulo noong dalawang lalaki. Kahit tanghali pa lang, ay napagdesisyonan na ni Yvonne na umuwi sa inuupahan niyang bahay. Nang makarating, agad siyang naupo sa sofa at muling tinitigan ang calling card na ibinigay ni Allen. Ilang minutong biyahe lang naman to. Wala rin naman siguro mawawala sa akin kapag pumunta ako. Pangungumbinsi niya sa kanyang sarili. Saglit na nag-ayos ng sarili ang dalaga at nang makontento, ay agad ding umalis. Nag-taxi na lamang si Yvonne para hindi na siya magmukhang galing sa digmaan kapag dumating sa kumpanya. Hi ma'am, magandang tanghali po. Bati ng gwardya nang makita ang paglapit ng dalaga. Magandang tanghali din po. Nakangiting sagot ni Yvonne. Dumiretso papasok ang dalaga at hindi niya naiwasan ang mamangha dahil sa mga nakikita. Maganda ang mga dekorasyon sa unang palapag ng gusali. Halatang mamahalin. Hi ma'am, ano pong kailangan nila? Tanong ng isang babae na lumapit si Yvonne sa front desk. Ah, pinapapunta po ako rito ni Allen. Nahihiyang sagot ng dalaga at ipinakita ang calling card na ibinigay sa kanya. Wait lang po ma'am, tatawagan ko lang po si sir. Nakangiting sagot nito. Napatango naman si Yvonne. Ilang minuto pang lumipas at muling bumalik ang babae sa front desk. Dito tayo ma'am, ihatid ko po kayo sa opisina ni sir. Ah, sige po, salamat. Nahihiyang sagot naman ni Yvonne. Sumunod ang dalaga sa babae hanggang sa makapasok sila ng elevator. Nang bumukas ang pinto, ay nanatiling nakasunod si Yvonne sa babae hanggang sa tumigil ito sa harap ng isang malaking pinto. Ito po ang opisina ni Sir Allen. Pumasok na lang po kayo. Bahagyang tumango si Yvonne. Nang makaalis ang babae ay ilang beses pang huminga ng malalim ang dalaga bago binuksan ang pinto at naglakad papasok. Mabuti naman at naisipan mong pumunta. Tuloy ka. Nakangiting sambit ni Allen at pinaupo pa siya. Sir, ano po ba ang dahilan kung bakit niyo ako pinapapunta dito? Nagtatakang tanong ni Yvonne nang makalapit sa lamesa ni Allen. Bibigyan kita ng isang offer. Ikaw na lang ang pipili kung tatanggapin mo o hindi. Ano po ba yun? Bibigyan kita ng 10 milyon sa isang kondisyon. Tumayo si Allen at naglakad palapit kay Yvonne. Ano pong kondisyon? Tanong ng dalaga habang nananatiling nakatitig sa binata. Papayag ka maging girlfriend ko. Po? Bakit nyo naman po gagawin yun? Hindi makapaniwalang tanong ni Yvonne at napatawa pa. Kailangan mo ng pera, di ba? Makakatulong sa'yo itong 10 milyon. Ba't naman po kailangan ko pang maging girlfriend mo? Takang tanong ni Yvonne. Dahil gusto kita, ganun lang kasimple. Napatulala naman ang dalaga dahil sa naging sagot ni Allen. Hindi makapaniwala si Yvonne na magugustuhan siya ng binata. Lalo pa at ilang buwan pa lang naman silang magkakilala. Po, ano ba yung sinasabi niyo, sir? Naiilang nasambit ni Yvonne. Seryoso ako, Yvonne. 10 milyon basta magiging girlfriend kita. Napaisip naman ang mabuti si Yvonne. Kung tutuusin, hindi na siya mahihirapan na mahalin o gustuhin ng binata. Dahil aminado naman siya na noong unang beses pa lang silang magkita ni Allen, crush niya na ito. Ngunit hindi pa rin mapalagay ang isip ni Yvonne. Malaking halaga na ang 10 milyon. At sigurado ang dalaga na mababayaran na noon ang utang ng tatay niya para hindi na siya guluhin ng mga lalaking naniningil sa kanya. Ngunit hindi pa rin maiwasan ni Yvonne na magdalawang isip. May kung anong kaba siyang nararamdaman dahil baka kung ano ang gawin sa kanya ni Allen oras na tanggapin niya ang alok nito. Sir, hindi po kasi ako bayarang babae. Nag-aalin lang ang sambit ni Yvonne. Huwag kang mag-alala dahil wala akong gagawing masama sa'yo. Natatawang sagot ni Allen.
Ilang beses na bumuntong hininga ang dalaga at muling nag-isip ng maigi. Nanatili namang nakatitig si Allen kay Yvonne. Hindi mapigilan ng binata ang mapangiti habang pinagmamasdan ang mukha ng dalaga. Sige sir, pupayag na po ako. Hindi napigilan ng binata ang kanyang pagngiti nang marinig ang sagot ni Yvonne. Bahagya namang napayuko ang dalaga dahil agad na nag-init ang kanyang pisngi nang makita niyang nakatitig sa kanyang binata. Wala nang bawian niya na. Nakangiti at halatang masayang-masaya na wika ni Allen. Mabilis namang napatingin si Yvonne at napatitig sa binata. Naguguluhan man ang dalaga ay agad din yung nawala nang makita kung gaano kasaya ang itsura ng binata. Hindi tuloy napigilan ni Yvonne na mapangiti na rin. Pero sir, biglang sambit niya. Ano yun? Hindi po ako pwedeng umalis sa palengke. Nahihiyang sambit ni Yvonne at napaiwas ng tingin. Wala naman ako sinabing umalis ka doon. Walang magbabago sa buhay mo at sa mga ginagawa mo araw-araw. Ang maiiba lang, mayroon ka ng boyfriend ngayon. Dagdag na sabi pa ng binata habang nakangiti. Mas lalo namang nakaramdam ng hiya ang dalaga. Bigla tuloy na paisip ang dalaga kung tama ba ang naging desisyon niya. Saglit pang nag-usap sina Allen at Yvonne at nang sumapit ang gabi, napagdesisyonan na ng dalaga na umuwi. Mabuti na lamang at naroon si Kuya Rod para maihatid si Yvonne. Nang makauwi naman si Allen sa kanyang bahay, walang paglagyan ng saya sa kanyang dibdib. Kahit si Manang napansin yon at nagtataka na lamang na pinanood ang mga kilos ng binata. Bakit parang ang saya mo yata? Wala naman, Manang. May nangyari ba? Pag-uusisa pa ng matanda. Wala nga po, Manang. Huwag na po kayong magtanong. Hindi ako naniniwala. Hindi bale, malalaman ko rin naman yan agad. Dagdag na sabi pa nito. Hindi na pinansin ni Allen ang pangungulit ni Manang. Nang matapos kumain, ay agad na pumunta sa kanyang kwarto ang binata. Pabagsak siyang nahiga sa kanyang kama at tinitigan ang kisame. Inalala ni Allen ang pagkikita at pag-uusap nila ni Yvonne kanina. Nang pumasok sa isip na girlfriend niya na ang dalaga, mas lalong lumawak ang ngiti sa kanyang labi. Sa sobrang pag-iisip kay Yvonne, hindi na namalaya ng binata na nakatulog na pala siya. Ilang linggo nang nakakalipas simula na magkaroon ng kasunduan sina Allen at Yvonne, na wala na rin ng mga lalaking nangungulit sa dalaga dahil nabayaran na ito. Wala nang utang ang tatay ni Yvonne sa mga ito. Paminsan-minsan, lumalabas sila na magkasintahan para gumala o kumain. Habang tumatagal, mas lalong nahuhulog si Allen sa dalaga. Samantalang si Yvonne, hindi na rin maitatanggi na may gusto na rin sa binata. Bakit naman nakatulala ka dyan? Takang tanong ni Allen nang mapansin na kanina pang nakatitig si Yvonne sa pagkain na nasa harapan. Wala naman. Mahal, kailangan ko palang pumunta sa palengke ng maaga. Hindi ko pa naiimis ang pwesto ko dun. Dagdag na sabi ni Yvonne. Gusto mo ba tulungan kita? Naku, hindi na. Kaya ko naman yun, mahal. Sigurado ka ha? Oo naman, no? Sa tagal ko nang ginagawa yun? Natatawang sagot ni Yvonne. Nagpatuloy sa pagkain ng magkasintahan. Nang matapos ay inihatid na rin ni Allen ang dalaga sa palengke. Nagpaalam lang si Yvonne at pinanood na umalis ang kotse ng nobyo bago maglakad papasok sa loob. Habang naglalakad, ay inililibot ni Yvonne ang kanyang paningin sa mga nadadaanan. Katulad ng mga nakaraang buwan, ganun pa rin ang kilos ng mga tao dito sa palengke. Nang makarating naman ang dalaga sa pwesto ng kanyang tindahan, agad niyang kinuha ang kanyang cellphone at nag-dial doon. Ilang minuto pa ang hinintay ni Yvonne bago may sumagot sa tawag. Hello ma'am, may balita na po ba? Bungad na tanong ng dalaga. Wala pa Yvonne. Magmanman ka lang muna. Ipapaalam namin sa iyo kapag meron na tayong kumpirmasyon. Sagot ng isang babae sa kabilang linya. Sige po ma'am. Tugon ni Yvonne. Saglit pang nag-usap ang dalaga at ang kanyang boss.
Nag-ulat na rin si Yvonne tungkol sa mga napansin niya sa paligid upang makatulong sa ginagawang pag-iimbestiga ng ibang katrabaho ng dalaga. Nang matapos ang tawag, doon pa lang nagsimula si Yvonne na imisin ang paninda niya. Malapit na rin namang dumilim at naisipan ng dalagang umuwi ng maaga para makapagluto ng hapunan para kay Allen. "Ikaw ba si Yvonne?" tanong ng isang lalaki. Agad na napatigil sa pag-iimis ang dalaga at hinarap ang lalaki. Napansin ni Yvonne ang ilan pang lalaking lumapit sa kanila. Ramdam na ng dalaga na mayroong mangyayaring hindi maganda kaya naman naging alerto siya. "Ako nga bakit?" nagtatakang tanong niya. "May pinasasabi lang ang boss namin." "Ha? Ano ba sinasabi niyo?" naguguluhang tanong ni Yvonne. Ngunit imbes na sumagot, sumugod ang mga lalaki palapit sa dalaga. Bahagya pang nagulat si Yvonne, ngunit mabilis din naman siyang nakaiwas. "Teka, ano bang ginagawa niyo? Sino ba kayo?" Naiinis na tanong ulit ang dalaga nang bahagyang makalayo sa mga lalaki. "Tigilan mo na ang pagmamanman sa amin kung ayaw mo mapahamak." Naunawaan agad ni Yvonne kung sino ang mga lalaking kaharap niya. Naging seryoso ang mukha ng dalaga at isa-isang tinignan ang mukha ng mga lalaki. "Paano kung ayaw ko?" mayabang na tanong ni Yvonne. Napatingin ang dalaga sa paligid at nakita niya ang kumpol ng mga tao na bahagyang lumayo sa pwesto nila dahil sa takot na madamay sa gulo. Napangisi naman ang isang lalaki at marahang naglakad palapit kay Yvonne. Mas lalong naging alerto ang dalaga at binantayan ang bawat kilos ng papalapit na lalaki. "Mas mabuti kung ngayon pa lang titigil ka na. Hindi magandang magalit ang boss namin." Pagbabanta pa ng isa sa mga ito. "Pakisabi na lang sa boss niyo na hindi ako takot." Nakangising sambit ni Yvonne. Hindi na nagdalawang isip ang dalaga na sumugod. Patakbo niyang sinalubong ang lalaki na palapit sa kanya at mabilis na sinipa ang dibdib nito. Naging hudyat din yon sa iba pang mga lalaki para sumugod. Sunod-sunod na suntok at sipa ang ginawa ng mga lalaki na walang kahirap-hirap na iniiwasan ni Yvonne. Mabilis namang natutumba at tumatalsik ang mga natatamaan ng bawat pag-atake ng dalaga. Nang isa na lamang ang natitira, ay marahang naglakad si Yvonne palapit dito. "Siguraduhin niyo makakarating sa boss niyo ang mensahe ko." Bulong ng dalaga bago itinulak ang kaharap. Kumaripas naman ang takbo ang mga lalaki at pinanood lamang ni Yvonne na makalayo ang mga ito. Nang tuluyang mawala, binalingan ng dalaga ang mga nakapalibot sa kanya. Mabilis namang nag-iwas ng tingin ng mga ito at bumalik sa kanika nilang ginagawa. Napabuntong hininga na lamang si Yvonne habang naglalakad pabalik sa kanyang tindahan. Gabi na nang matapos ang dalaga sa pag-aayos sa kanyang mga paninda. Kahit pagod, ay hindi tumigil si Yvonne sa pag-aayos dahil ayaw niyang maabutan ni Allen ang mga nakakalat na paninda. "Oh, parang pagod na pagod ka." Nagtatakang bulalas ni Allen na makarating sa tindahan ng nobya. "Ah, oo, nag-ayos kasi ako ng mga paninda. Sana hinintay mo na lang ako." "Ayos lang, tapos ko na rin naman." Nakangiting saad ng dalaga. "Tara na." Tumango naman si Yvonne at sumabay sa paglalakad sa nobyo. Hanggang ngayon, hindi pa rin maintindihan ng dalaga kung bakit nag-alok ng 10 milyon si Allen para lamang maging kasintahan niya. Sa isip-isip ng dalaga, ay maaari namang manligaw na lamang ang binata. Sigurado namang sasagutin din niya. "Ang lalim ng iniisip mo." "Ha? Hindi naman." Bahagyang natawa ang binata. "Anong hindi? Kanina pa kaya kita tinatawag kasi nandito na tayo." Sambit ni Allen sa kanya. Gulat na napamaang ang dalaga. "Ano? Bakit hindi mo agad sinabi?" Tarantang sambit ni Yvonne na mas ikinatawa ng binata. "Sabi ko naman kasi sa'yo na ang lalim ng iniisip mo eh." Pang-aasar pa ni Allen sa kanya. Agad namang bumaba ng kotse si Yvonne at diretsong naglakad papasok sa bahay ng binata.
Sinalubong naman siya ni Manang na nakangiti sa kanya. Simula nang tumira si Yvonne sa bahay ni Allen, mas naging malapit sila ng matanda. Ang problema lamang ay malakas mang-asar si Manang kaya hindi maiwasan ni Yvonne ang makaramdam ng hiya. Lalo na kapag si Allen na ang napapasok sa pang-aasar ng matanda. Manang, ano na namang ngiti yan? Natatawang tanong ng dalaga. Wala naman. Hindi pa rin ako makapaniwalang sinagot mo si Allen. Narinig ko yon, Manang. Singhal ng binata na mas binilisan ang paglalakad. Pinilit niya lang po ako eh. Biro ni Yvonne. Anong sabi mo? Anong pinilit? Mas lalong natawa si Manang at ang dalaga. Magre-reklamo pa sana ang binata nang biglang maglakad na ang dalawa at dumiretso sa kusina. Kaya napasimangot na lang si Allen at sumunod na lamang sa kanila. Ipinagluto kita ng paborito mo, Allen. Wika ni Manang. Salamat, Manang, ha? Oh, kumain na kayo. Habang kumakain ay nagkwentuhan naman ang tatlo. Hindi naman natigil sa pang-aasar ang matanda sa magkasintahan. Matapos kumain ay napagdesisyonan na rin ni Yvonne ang pumunta sa kwarto para makatulog na at makapagpahinga. Ilang araw pa ang lumipas katulad ng dati nagtitinda pa rin si Yvonne sa palengke habang si Allen naman ay abala sa kumpanya. Sinusundo naman ng binata si Yvonne sa gabi para sabay silang makauwi. Kailan daw ba tayo kikilos? Tanong ng isang lalaki. Maghintay lang daw tayo sa hudyat, sabi ni boss. Dahil malapit sa tindahan ni Yvonne ang dalawang lalaki, dinig na dinig niya ang pag-uusap ng mga ito. Mas lalo pang naintriga ang dalaga nang mapagtanto na kasali ang mga lalaki sa minamanmanan niya. Halika na, baka hinihintay na tayo. Dahil sa kuryosidad, ay hindi napigilan ni Yvonne ang patagong sumunod sa dalawang lalaki. Ito na ang pagkakataon ng dalaga para malaman kung saan sila nagtatago kung sakali mang doon patungo ang dalawang lalaki. Nagpatuloy si Yvonne sa pagsunod sa mga ito hanggang sa makalabas na sila ng palengke. Nang makarating sa isang maliit na bahay, tumigil ang dalawang lalaki dahilan para mapatigil din ang dalaga. Bahagyang nagtago sa basurahan si Yvonne dahil nagpalingalinga ang isang lalaki. Nasundan mo ba? Biglang tanong ng isa na nasa likuran ng dalaga. Agad na napalingon si Yvonne sa nagsalita. Ngunit mabilis na sumalubong sa kanya ang kamaunang lalaki. Mabuti na lamang at mabilis na nakaiwas si Yvonne at gumulong para bahagyang makalayo sa lalaki. Anong kailangan mo? Tanong ulit nito. Ba't ko naman sasabihin sa'yo? Teka, ikaw yung tinutukoy ni boss. Sambit ng isang lalaki na sinusundan ng dalaga kanina. Kung ganon, ikaw palang nagmamanman sa amin. Nangunot ang noon ni Yvonne. Bahagya pa siyang nagulat nang malaman na alam na pala ng boss nila ang ginagawa niyang pagmamanman. Sigurado ang dalaga na naging maingat siya sa mga kilos niya. Kaya nagtataka si Yvonne kung paanong nakarating sa boss nilang tungkol doon. Patahimikin na natin to, pre. Tinignan ni Yvonne ang tatlong lalaki na unti-unting lumalapit sa kanya. Nang akmang susugod ang isa, mabilis na tumakbo ang dalaga at sinalubong ito. Sunod-sunod ang suntok na ginawa ni Yvonne at hindi naman yun naiwasan ng lalaking kaharap. Nang mapansin ng dalaga ang kilos ng dalawang lalaki, agad niyang nilingon ang mga ito. Mabilis na umiwas si Yvonne sa pagsugod at sinipa ito sa hita dahilan para mapaluhod ito. Matibay ka talaga? Mag-isa ka na lang. Paano ba yan? Nakangising pang-aasar ni Yvonne. Sigurado ka ba? Mayabang na sagot ng lalaki. Mabilis na nagsilabasan ng mga lalaki na nasa loob ng bahay kanina. Mayroon pang galing sa eskinita at halos lahat ng mga ito ay may dalang baril. Mabilis na nakaramdam ng kaba si Yvonne habang unti-unting nakikita kung gaano karami ang mga kalaban niya. Pinilit ng dalaga na maging matapang at seryosong tinititigan ang mga lalaking kaharap.
Ano nga ulit yung sinabi mo? Mukhang nakapaghanda kayo para sa akin, ah. Lagi naman kaming handa. Ngumisi ang lalaki. Aminado ang dalaga na sa mga oras na ito mapapahamak siya. Kaya naman, mabilis siyang nag-isip ng paraan para makaalis sa lugar na yon. Nang mapansin ni Yvonne ang paglapit ng mga lalaki, mabilis siyang napatakbo palayo. Agad naman siyang pinagbababaril ng mga ito. Napapatalon siya at napapaikot sa ere para lang makaiwas sa mga bala. Kinuha naman ni Yvonne ang cellphone sa kanyang bulsa at mabilis na nag-dial doon. Boss, hinahabol ako ng mga bata ni Conrado. Sambit ng dalaga nang may sumagot sa tawag. Ano? Gulat na bulalas ng boss ni Yvonne. Umalis ka dyan! Hindi ka maaaring mapahamak! Magsasalita na sana ulit ang dalaga nang muli siyang pagbabarilin ng mga humahabol sa kanya. Tinalo ni Yvonne ang pader para mapabilis ang pagtakas niya bago muling nagsalita. Susubukan ko, boss. Kailangan ko ng tulong. O sige, magpapapunta ako ng tao dyan. Sagot ng matandang babae bago pinatay ang tawag. Nagpatuloy naman sa pagtakbo si Yvonne. Kahit na pagod na at hinihingal, hindi niya magawang tumigil. Alam ng dalaga na sa oras na huminto siya ay katapusan niya na. Hindi naman pinilit ni Yvonne ang sarili na magpatuloy sa pagtakbo at pag-iwas sa pamamaril ng mga humahabol sa kanya. Sa kabilang banda, napatigil naman sa pagmamaneho si Ale na makarinig ng sunod-sunod na putok ng baril sa bandang malapit sa kanya. Agad namang nagmasid ang binata sa paligid nang mahagip ng kanyang paningin ng isang pamilyar na babae na tumatakbo. Nang mapagtanto niyang si Yvonne yun at hinahabol ng mga lalaki, mabilis na pinaandar ng binata ang kanyang kotse at nagmaneho palapit sa dalaga. Anong ginagawa mo? Sakay! Malakas na sigaw ni Allen. Gulat pang napatitig si Yvonne sa binata dahil sa hindi inaasahang pagsulpot nito. Kahit naguguluhan, mabilis na sumakay ang dalaga para makatakas na sa mga humahabol sa kanya. Pinaandar naman agad ni Ali ng kotse at nagmaneho palayo na makasakay ang dalaga. Bakit nandito ka? Takang tanong ni Yvonne. Susunduin ka. Anong nangyayari? Ba't ka nila hinahabol? Mamaya na ako magpapaliwanag. Kailangan muna nating makalayo sa kanila. Hindi naman na nila tayo maaabutan. Sambit ng binata. Nagulat naman ang magkasintahan ng tamaan ng bala ng baril ang kotse ni Allen. Napalingon si Yvonne at nakita niya ang mga sasakyan na humahabol sa kanila. Ayan, nakasunod na sila. Akala ko naman wala silang sasakyan. Napapailing na wika ni Allen. Mag-focus ka sa pagmamaneho, akong bahala sa kanila. May baril dyan sa bandang likod ng kotse. Saad ng binata. Kahit nagulat ang dalaga, mabilis niyang kinuha ang baril. Ibinaba ni Yvonne ang bintana ng kotse at itinutok ang baril sa kotse na humahabol sa kanila. Sunod-sunod na pinagbabaril ng dalaga ang mga kotse at sinigurado niyang tatamaan ang mga gulong nito. Bilisan mo pa ang pagmamaneho. Oo, ito na. Teka, bakit sila tumigil? Binaril ko yung gulong na sasakyan nila. Bahagya pang nagulat si Allen, ngunit mas pinagtuunan niya na lang ng pansin ang pagmamaneho para makalayo na sa mga humahabol sa kanila. Nanatili namang tahimik si Yvonne sa biyahe dahil na rin sa pagod na kanyang nararamdaman. Nang makarating sa bahay, ay agad na pumasok ang magkasintahan at naupo sa sofa. Ramdam ni Yvonne ang kakaibang pananakit ng katawan at labis na pagod. Nanatili namang nakatitig ang binata sa nobya. Ano yung nangyari kanina? Tanong ni Allen. Bumuntong hininga si Yvonne at diretsong tumitig sa binata. Hinahabol ako ng mga taong minamanmanan ko sa palengke. Sagot ng dalaga. Paanong minamanmanan? Nagtatakang tanong pa ni Allen. Kaya ako nagtitinda sa palengke dahil kailangan ko magmanman ng mga tao doon. Merong mga illegal na ginagawa ang ilang tao roon. At para malaman kung saan sila nagtatago, nautusan akong bantayan sila.
pagkukwento ng dalaga. Bakit? Para saan? Naguguluhang tanong ng binata. Dahil yun ang trabaho ko. Isa akong secret agent. Na ngayon obviously hindi na secret dahil nalaman mo na. Napatitig naman ang binata sa dalaga. Halata sa mukha ni Alan ang pagkagulat dahil sa mga narinig. Niloloko mo ba ako? Mukha pa ba ako magloloko pagkatapos na nangyari kanina? Napaiwas ng tingin si Alan. Hindi pa rin makapaniwala ang binata ngunit desidido siya na tanggapin pa rin ang dalaga dahil sa labis niyang pagmamahal para rito. Wala ka man lang ba sasabihin? Hindi ka ba magagalit? Magrereklamo? Muling wika ni Yvonne. Para saan? Buhay mo yan. Labas ako dyan. Hindi rin naman nun mababago ang nararamdaman ko para sa'yo. Nakangiting sabi pa ng binata. Agad namang nakaramdam ng hiya ang dalaga matapos marinig yon. Kakaiba ang bilis ng timok ng puso niya dahil sa sinabi ng binata. Ramdam ni Yvonne ang pag-iinit at pamumula ng kanyang muka. Hindi maipaliwanag ng dalaga ang kanyang nararamdaman. Huwag mo nga akong binobola. Seryoso ako sa sinabi ko. Bahala ka kung ayaw mo maniwala. Natatawang sabi ni Allen. Natahimik ang dalaga at napatitig sa binata. Kahit anong pigil ang gawin ni Yvonne, mas lalo niyang nagugustuhan si Allen. Habang ang binata naman, matagal nang may malalim na nararamdaman para kay Yvonne. Saglit pang nag-usap ang dalawa bago na pagdesisyon na pumunta na sa kwarto para makatulog. Ilang linggo ang nakalipas, nagtinda na ulit sa palengke si Yvonne, ngunit sa mga nakalipas na araw ay hindi na nakikita ng dalaga ang mga lalaking minamanmanan niya noon. Para bang bigla silang nagtago matapos ang naging inkwentro nila. Kahit naman ganun, hindi pa rin mawala ang pangamba at takot sa dibdib ni Yvonne. Malakas ang kutob na dalaga na anumang oras maaaring sumugod ang mga lalaking yon. Oh, anong ginagawa mo dito? Gulat na tanong ng dalaga nang biglang dumating si Allen. Maaga na kitang pupuntahan dito sa palengke. Baka kung ano pa mangyari sa'yo. Sambit ng binata sa kanya. Hanggang ngayon, hindi pa rin makapaniwala ang dalaga sa mga ginagawa ni Allen. Kung ibang tao siguro to, malamang pinabayaan na lang siya. Hindi mo naman kailangan gawin to. Nahihiyang saad ni Yvonne. Pero ito ang gusto kong gawin. Ayaw ko naman na may mangyaring masama sa'yo. Makahulugang sabi ni Allen. Inilalagay mo lang sa kapahamakan ng buhay mo eh. Wala akong pakialam. Ang gusto ko lang maprotektahan ka. Napatitig naman si Yvonne sa binata. May kung anong kiliti sa dibdib ng dalaga, ang dulot ng mga salitang binitiwa ni Allen. Agad na napaiwas ng tingin si Yvonne nang maramdaman ang pag-iinit ng kanyang muka. Saglit lang, mag-iimis na ako ng mga paninda. Nahihiyang wika ng dalaga. Tulungan na kita. Nakangiting saad ni Allen. Hindi na kumontra pa si Yvonne dahil mas mapapadali ang pag-iimis nila kung dalawa silang gagawa. Hindi naman napigilan ng dalaga ang patagong mapasulyap sa binata. Minsan, napapatanong si Yvonne kung anong mangyayari sa kanya kung tinanggihan niya ang alok ni Allen noon. Habang nasa kalagitnaan na pag-iimis, napansin ni Yvonne ang mga lalaki na patagong pumupwesto malapit sa tindahan niya. Dahan-dahan namang lumapit ang dalaga kay Allen upang hindi makahalata ang mga lalaki sa paligid nila. Allen. Mahinang pagtawag ni Yvonne sa binata. Bakit? May mga lalaki na kapalibot sa atin. Kailangan mo maging alerto. Babala ng dalaga. Nangunot naman ang noon ng binata at agad na nakaramdam ng kaba. Pilit namang inalis ni Allen ang kaba sa dibdib niya at pinapanatag ang kanyang sarili. Hindi naman ito ang unang beses na may mangyayaring ganito sa buhay ng binata. Kaya kahit papaano, may alam siya sa mga dapat gawin. Sigurado ka ba? Pag-uulit na tanong niya dito. Oo, kanina ko pa sila napapansin. Pumasok ka sa loob ng tindahan, may baril doon. Dumapa ka muna,
para hindi ka tamaan ng bala mamaya. Utos ng dalaga sa kanya. Bahagya namang napatango ang binata at agad na ginawa ang utos ni Yvonne. Nang makasiguro ang dalaga na nasa loob na si Allen, muli niyang inilibot ang paningin sa paligid. Naging malalim ang pagbuntong hininga niya. Kinuha ng dalaga ang mga repolyo at mabilis na pinagbababato yun sa ilang pwesto kung saan nakatago ang ilang lalaki. Magsilabas na kayo! Sigaw ni Yvonne na agad ding tumakbo para magtago matapos sabihin yon. Hindi naman nagdalawang isip ang mga lalaki na paulan na ng bala ang tindahan ng dalaga. Halos magkasira-sira ang tindahan at magkalasog-lasog ang ilan sa mga paninda ni Yvonne. Bakit mo naman ginawa yun? Hindi makapaniwala ang tanong ni Allen. Para magkaroon sila ng hudyat para umatake. Sa paraang yon, alam natin kung kailan sila kikilos. Paliwanag ni Yvonne. Napatango naman ang binata at iniabot ng isang baril sa dalaga. Nang tumigil ang putukan, doon pa lamang kumilos sa magkasintahan. Dahan-dahang gumapang si Yvonne papunta sa may unahan ng kanyang tindahan. Wala na bang ibang nagawa si Allen kundi sumunod sa dalaga? Tumawag ka ng mga tauhan mo. Sigurado akong hindi lang to ang makakalaban natin. Utos ni Yvonne. Agad sumang-ayon si Allen at mabilis na kinuha ang cellphone at may tinawagan. Ganoon din naman ang ginawa ni Yvonne at tinawagan ang kanyang boss para ipagbigay alam ang mga nangyayari. Nang matapos ang tawag, nagpatuloy ang dalawa sa pagkilos. Lumabas ka na dyan, Yvonne! Malakas na sigaw ng isang lalaki. Napangisi naman ang dalaga at marahang naglakad palabas. Gulat namang napatitig si Allen at walang ibang nagawa kundi ang manood sa mga kilos ni Yvonne. Maraming salamat sa pagbisita. Nakangising wika ng dalaga. Walang anuman. Huwag ka mag-alala dahil sisiguraduhin namin ito na ang huling pagkikita natin. Mabuti naman kung ganun. Dahil nauumay na rin ako sa pagmumukha mo. Pang-aasar ni Yvonne. Hindi naman yon kinatuwa ng lalaki at agad pinaputokan ng dalaga. Mabuti na lang at mabilis na kapagtago si Yvonne. Napansin naman ni Allen ang unti-unting paglapit ng ilang mga lalaki, kaya walang pag-aalinlangan niyang pinaputokan ng mga ito. Nang makita ng binata ang iba pang mga lalaki na babarilin sana siya, ay agad siyang napayoko para magtago. Allen, takbo! Sigaw ni Yvonne. Bago pa makakilos ang binata, hinawakan na ng dalaga ang kanyang kamay at hinila siya. Napatalon pa sila para makapagtago sa isang tindahan nang bigla silang pagbabarilin ng mga lalaki. Ilang segundo lang din ang lumipas, nakarinig ng pagsabog ang magkasintahan. Ano yun? Hindi mo nakita? Hinagisan tayo ng bomba. Sabi ko naman kasi sa'yo eh, maging alerto ka. Yvonne, mabuti pa isumuko ka na. Dahil hindi kita titigilan, lalong-lalo na itong mga bata ko. Napatitig si Allen sa dalaga. Pamilyar kay Allen ang boses ng lalaking yon, kaya agad siyang napatayo para makumpirma. At hindi nga nagkamali si Allen nang bumungad sa kanya ang matandang lalaki. Mr. Zhang? Gulat na bulalas ng binata. Allen, anong ginagawa mo rito? Hindi makapaniwalang sambit ng matanda. Magkakilala kayo? Nagtatakang tanong ni Yvonne. Napabaling ang binata sa dalaga. Investor namin siya. Siya ang leader ng mga illegal na gawain dito. Gulat namang napatingin ang binata kay Mr. Zhang na ngayon ay nakangisi na sa kanya. Mabilis na nangunot ang noo ni Allen dahil sa nakakalokong ngisi ng matanda. Mukhang di na matutuloy ang ating napagkasunduan, Mr. Allen. Hindi ko alam na konektado ka pala sa babaeng yan. Natatawang wika ng matanda. Wala rin naman akong plano makapagsosyo sa isang katulad mo. Naging seryoso ang mukha ni Mr. Zhang at makikita ang galit sa kanyang mga mata. Mas makabubuti siguro kung tapusin ka na rin namin. Nakangising sabi ng matanda. Magsasalita pa sana si Allen ang biglang hilahin ni Yvonne ang braso niya, dahilan para mapaupo ang binata. Magtago ka! Inaasinta ka ng ibang tauhan ng matandang yon!
Sa pangalawang pagkakataon, pinaulanan sila ng bala. Walang ibang nagawa si na Yvonne kundi yumuko at magtago. Mabuti na lamang at gawa sa simento ang kalahati ng tindahan. Hindi matatapos ang araw na to na hindi namin kayo napapatay. Huwag niyo nang pahirapan ang mga sarili niyo. Biglang sigaw ni Mr. Zhang. Umasa ka na lang, tanda. Okay lang yan. Libre mangarap. Pang-aasar pa ni Yvonne sa matanda. Nagpatuloy ang pagbabarilan. Pati ang mga lalaki na kapalibot sa kanila ay patuloy pa rin sa pagbaril hanggang sa maubusan ang mga ito ng bala. Nasaan na ba mga tauhan mo? Tanong ni Yvonne. Hindi ko alam. Papunta na raw sila eh. Napailing naman ang dalaga. Siguraduhin mong aabutan pa tayong buhay ng mga yan, ha? Saan ka pupunta? Susugod? Hindi ito matatapos kung basta na lang tayo nakatago dito. Kahit nagdadalawang isip, ay hinayaan na ni Allen si Yvonne. Sumunod na lang ang binata sa dalaga. Oh, naubusan na kayo ng bala? Huwag kang masyadong mayabang. Sa tingin mo ba mananalo ka sa mga tauhan ko? Tignan natin kung magagaling nga ang mga tauhan mo, tanda. Sugurin niyo sila! Galit na utos ng matanda. Sunod-sunod namang sumugod ang mga tauhan ni Mr. Zhang. Bago pa makalapit ang mga ito, sinalubong na sila ni Yvonne. Mabilis na naging kilos ng dalaga. Sa sobrang bilis, hindi na makaiwas sa mga nakakaharap niya. Hindi naman maiwasan ni Allen ang mamangha habang pinapanood ang bawat galaw ni Yvonne. Bigla namang naagaw ang atensyon ng binata nang sugurin siya ng mga lalaki. Nasaan na ba kayo? Biglang tanong ni Yvonne na may kausap sa cellphone. Patuloy pa rin sa pakikipaglaban ng dalaga kahit may kausap ito sa kabilang linya. Walang kahirap-hirap na nakakaiwas si Yvonne sa mga atake ng mga sumusugod sa kanya. May mga pagkakataon pa na tumatalon si Yvonne para lang makaiwas. Siguraduhin niyo lang na buhay pa kami kapag dumating kayo dito. Inis na wika niya. Napailing na lang si Allen sa nakikita. Hindi makapaniwala ang binata na kayang gawin ni Yvonne ang mga ganitong bagay. Yvonne, may mga dumadating pa. Maging alerto ka, may mga baril sila. Napansin naman ni Allen ang marahang pagpasok ng mga tauhan niya sa palengke. Kahit papaano, nagkaroon ng lakas ng loob ang binata. Nandito na sila. Bulong ni Allen sa kanya. Mabuti naman kung ganun. Magsasalita pa sana ang binata nang biglang makarinig ng sunod-sunod na bariglan. Napasilip si Allen para makita ang nangyayari. Unti-unti nang nauubos ang mga tauhan ni Mr. Zhang dahil na rin sa pagdating ng mga tauhan ni Allen. Dumagdag pa ang pagdating ng mga tao na ipinadala ng boss ni Yvonne. Nasaan si Mr. Zhang? Takang tanong ng dalaga. Teka, saan ka pupunta? Kailangan ko mahanap ang matandang yon. Hindi siya maaaring makatakas. Sagot ng dalaga. Sasamahan kita. Hindi na sumugot pa si Yvonne at nagsimula nang maglakad. Sumunod naman sa kanya si Allen na nagmamasid sa paligid. Napayuko na lamang ang magkasintahan nang biglang may bumaril sa kanilang pwesto. Inis na napatingin si Yvonne sa kotseng dumaan at nakita nilang nakasakay doon si Mr. Zhang. Hanggang sa muli, Yvonne. Pakisabi na lang sa boss mo na miss ko na siya. Sambit ng matanda bago umandar ang kotse papalayo. Di ka makakatakas! Sigaw ng dalaga. Dali-daling pinulot ni Yvonne ang baril na nadaanan at mabilis na tumakbo sa isang motor na nakaparada. Mabuti na lamang at naiwan ang susi doon. Kaya madali niya lang pinaandar ito. Teka, hintayin mo ako! Sigaw ni Allen. Kumuha ka na lang ng sasakyan mo. Baka makalayo si Mr. Zhang. Hindi na naabutan ng binata ang dalaga dahil mabilis itong pinaandar ang motor palayo. Agad namang lumapit si Allen sa isang tauhan at hiningi ang susi ng kotseng gamit. Nang makasakay, ay agad na sumunod ang binata kina Yvonne. Hindi pa man nakakalayo ang dalawa, kaya mas binilisan pa ni Allen ang pagmamaneho para makaabot. Yvonne, mag-iingat ka! Nag-aalalang sigaw ng binata na makatapat ang motor ng sinasakyan ng nobya. Bahagyang tumango ang dalaga,
bago itinutok ang baril sa kotse na hinahabol. Ngunit bago ito makapagpaputok, naunahan na siya ni Mr. Zhang. Mabilis na napaiwas si Yvonne kaya ganoon na rin ang ginawa ni Allen. Binilis na naman ng binata ang kanyang pagmamaneho para maabutan ang kotse ni Mr. Zhang. Walang pagdadalawang isip na binangga ni Allen ang kotse ng matanda. Napayuko na lang ang binata nang barilin siya ni Mr. Zhang, dahilan para bahagyang bumagal ang kanyang pagtakbo. Ano bang ginagawa mo? Sigaw ni Yvonne nang makalapit sa kotse. Sinusubukan ko siyang banggain. May baril yun. Paano kung tinamaan ka? Nag-aalala ka ba sa akin? Nakangising tanong ng binata. Ewan ko sa'yo. Sigaw ni Yvonne at mas binilisan na lamang ang pagmamaneho. Sinadya ng dalaga na maunahan ang kotse ng matanda. Pumwesto si Yvonne sa mismong harap ng kotse ni Mr. Zhang. At bago pa mabaril na matanda ang dalaga, tumalo na sa ere si Yvonne. Nanlalaki ang mga mata ni Allen dahil sa ginawa ng dalaga. Ilang beses na umikot si Yvonne sa ere at sunod-sunod na pinagbabaril ang gulong ng kotse ni Mr. Zhang na agad namang pumutok. Bakit mo ginawa yun? Hindi makapaniwalang tanong ni Allen na makalapit kay Yvonne. Bahagyang nakaluhod ang dalaga sa kalsada at nakatitig sa kotse ni Mr. Zhang na nawawala na ng kontrol. Hanggang sa bumangga ito sa pader. Bakit? Wala naman akong ibang paraan para mapatigil ang kotse na yon. E paano kung napahama ka? Huwag ka nga masyadong mag-alala, wala naman nangyaring masama sa akin. Napailing na lang si Allen at sumunod kay Yvonne nang magsimula itong maglakad palapit sa kotse na matanda. Nangunot naman ang noon ng dalaga nang makitang wala si Mr. Zhang sa kotse. Mabilis na inilibot ni Yvonne ang kanyang paningin sa paligid para hanapin ang matanda. Ako ba ang hinahanap mo? Biglang tanong ni Mr. Zhang. Sumilip ang matanda sa gilid ng tambak ng mga basura at pinagbababaril ang magkasintahan. Mabilis namang hinila ni Allen ang nobya at nagtago sa likod ng kotse. Hindi ka pa ba napapagod, Mr. Zhang? Tanong ni Yvonne. Hindi ako mapapagod hanggat di ko kayo napapatay. Galit na sigaw ng matanda. Paano kung mauna ka bago kami? Pang-aasar ng dalaga dito. Bahagyang gumapang si Yvonne para makaikot sa kotse. Nang mapansin na nakatalikod ang matanda, ginamit na iyong pagkakataon ng dalaga. Patalo na sumugod si Yvonne at agad sinipa ang kamay ni Mr. Zhang na may hawak na baril. Nabitawan na matanda ang baril ngunit mabilis din niyang sinuntok ang dalaga. Nasalag naman ni Yvonne ang mga pag-atake ni Mr. Zhang. Para sa isang babae matibay ka. Para naman sa isang matanda. May ibubuga ka pa? Natatawang pang-aasar ni Yvonne. Mas lalong nakaramdam ng inis si Mr. Zhang. Kaya mas lalo niya pang binilisan ang pagsuntok sa dalaga. Madali lang naman para kay Yvonne na ilagan at iwasan ang mga yon. Yan na ba yon? Yan lang ba ang kaya mo? Susugod pa sana ang matanda nang biglang umikot si Yvonne at sipain si Mr. Zhang. Dahil sa gulat, tumama ang sipa ng dalaga sa panga ng matanda. Hindi pa roon na kontento si Yvonne dahil tinadyakan pa niya ang dibdib ni Mr. Zhang. Dali-dali namang lumapit si Allen sa nobya para pigilan nito makagawa ng mas malala pa. Tama na, hintayin na lang natin ang mga kasama natin. Awat ng binata. Hinding-hindi kita makakalimutan, Mr. Zhang. Kulang pa ang lahat ng to sa ginawa mo sa pamilya ko. Naluluhang wika ni Yvonne. Wala akong kinalaman sa pamilya mo. Sa dami ba naman ang pinatay mo sa baryo namin? Sa tingin ko, hindi mo talaga makikilala ang mga magulang ko. Hindi na napigilan ng dalaga ang kanyang mga luha. Kung ako lang ang tatanungin, mas gugustuhin ko pang patayin ka ngayon dito. Nakaramdam na matinding awa si Allen para sa dalaga. Hindi na napigilan ng binata ang kanyang sarili at mahigpit na niyakap si Yvonne. Mas lalo lamang naiyak ang dalaga sa ginawa ni Allen. Ilang minuto lang din ay nagdatingan na mga katrabaho ni Yvonne. Gulat pa ang ilan nang makitang umiiyak ang dalaga. Ngunit hindi na sila nagtanong. Ayos ka lang ba?
Nag-aalalang tanong ni Allen. Pilit namang pinipigilan ni Yvonne ang kanyang pag-iyak. Oo, okay lang. Tapos na, makakahinga ka na ng maluwag. Wika ng binata at muling niyakap si Yvonne. Nang masigurong nadakip na si Mr. Zhang, doon pa lang napagdesisyonan na magkasintahan na umuwi. Dahil sa sobrang pagod at pananakit ng katawan na nararamdaman ni Yvonne, ay nakatulog na siya sa biyahe. Nang makarating naman sa bahay, hindi na ginising ni Allen ang dalaga. Binuhat niya na lamang ito papasok sa bahay. Sinalubong naman sila ni Manang na punong-puno ng pag-aalala at pagtataka sa mukha. Ano nangyari, Allen? Nabalitaan ko ang barilan sa palengke kanina. At bakit walang malay si Yvonne? Nakatulog lang siya, Manang. Marahang inihiga ng binata si Yvonne sa sofa. Ngayong natutulog ang dalaga, malayang na pagmamasdan ni Allen na mukha nito. Hindi lubos sa kalain ng binata na may ganitong dinadala si Yvonne. Hindi tuloy maiwasan ni Allen ang mapahanga dahil nakaya ng dalaga na ipakitang masaya siya at walang kinikimkim sa sarili. Allen, ayos ka lang ba? Biglang tanong ni Manang. Ayos na ho ako, Manang, medyo napagod lang. Hindi na kita kukulitin, magpahinga na muna kayo ngayon, bukas na ako magtatanong. Saad ni Manang. Napatango naman si Allen. Binuhat muli ng binata si Yvonne at dinala sa kwarto nila. Nang masiguradong maayos ang pagkakahiga ng dalaga, nahiga na rin si Allen. Dahil sa sobrang pagod, hindi niya na rin namalaya na nakatulog na siya. Kinabukasan, tanghali nang magising si Allen. Wala na si Yvonne sa kanyang tabi nang magmulat siya ng mga mata. Saglit pang nag-ayos ng sarili si Allen bago bumaba. Naabutan niya ang dalaga na nakikipagkwentuhan kay Manang. Gising ka na pala. Sambit ng matanda nang mapansin si Allen. Saglit lang. Matatapos na rin itong niluluto namin. Nakangiting wika ni Yvonne. Nagtaka naman ang binata dahil parang wala lang sa dalaga ang nangyari kahapon. Ngunit hindi na rin naman siya nagtanong. Mukhang mas makabubuti rin para sa dalaga na wag na munang pag-usapan ang tungkol sa bagay na yon. Ilang minuto lang din ang hinintay ni Allen at tatapos na sa pagluluto ang dalawa. Agad naman silang nagsimulang kumain at nagpatuloy sa pagkukwentuhan. Kailan ba kayo magpapakasal? Halos masamid naman si Allen sa naging tanong ni Manang. Napatulala naman si Yvonne sa pagkain na nasa kanyang harapan. Manang, ano ba naman yung tinatanong nyo? Wala namang masama sa tanong ko ah. Hindi lang ako makapaghintay na magkaroon ka ng anak. Nagmamadali ka ba, Manang? Hindi makapaniwalang wika ni Allen. Abay, oo naman. Hindi na ako pabata, Allen. Baka mamaya mawala na ako, hindi ka pa nagkakaanak. Mumultuhin talaga kita. Manang, huwag nga kayong magsalita ng ganyan. Kailan nga kayo magpapakasal? Natatawang tanong ulit ni Manang. Napasapu na lang sa noo si Allen at tatawa na lang si Yvonne. Nagpatuloy sa pang-aasar si Manang habang kumakain. Makalipas ng ilang buwan, nag-propose na rin si Allen kay Yvonne. Walang pagdadalawang isip namang tinanggap yun ng dalaga. Ang ganda mo, Yvonne. Namamanghang sambit ni Manang. Ikaw talaga, Manang? Nahihiyang saad ng dalaga, ngunit napatawa na rin. Bagay na bagay sa'yo ang wedding gown na napili mo. Handa ka na ba? Dagdag na tanong ni Manang. Napatango naman si Yvonne at bumaba na sa kotse. Hindi maipaliwanag ng dalaga ang saya na kanyang nararamdaman dahil sa wakas, ikakasal na sila ni Allen. Hindi naman mapakali ang binata sa unahan ng simbahan habang naghihintay na magsimula ang kasal nila ni Yvonne. Napatitig na lang si Allen ang bumukas ng pintuan at marahang maglakad papasok ang dalaga. Ano namang mukha yan? Natatawang tanong ni Yvonne nang makarating sa unahan ng simbahan. Masaya lang ako. Agad namang nagsimula ang pare. Hindi mapigilan ni na Allen at Yvonne ang mga ngiti dahil na rin sa saya na kanilang nararamdaman. You may now kiss the bride. Marahang hinarap ni Allen si Yvonne. Hindi pa rin nawawala ang ngiti sa labi ng lalaki. Ano ba?
Hahalikan mo ba ako o tititigan na lang? Natatawang reklamo ni Yvonne. Bahagya namang natawa si Allen at agad din namang hinalikan ng asawa. Malakas na palakpakan ang bumalot sa simbahan. Ilang araw makalipas ang kasal, lumipat na sila sa bagong biling bahay ni Allen. Noong una ay ayaw pa pumayag ng babae dahil okay naman ang unang bahay. Ngunit mapilit ang lalaki at di kalaunan ay napapayag na rin si Yvonne. Dito na ba tayo titira? Namamanghang tanong ni Manang. Oo, Manang. Dito ka na mag-aalaga ng mga anak namin ni Yvonne. Natatawang sagot ni Allen na ang layunin ay asa rin ng matanda. Walang problema sa akin yun. E nakakasawa ka na rin namang alagaan. Biro ng matanda kay Allen. Nang makapasok sa bahay ay mas lalo namang namangha si Yvonne. Hindi pa niya nakikita ang loob ng bahay dahil nais daw ni Allen na sorpresahin siya. Hindi naman nabigo ang lalaki dahil manghang-mangha si Yvonne sa mga dekorasyon ng bahay. Nagustuhan mo ba? Oo naman. Nakangiting sagot ang babae. Mabuti naman kung ganon. Dahil ang sunod na niyan ay ang mga anak natin. Natatawang biro ng lalaki. Bahagya namang hinampas ni Yvonne ang balikat ng asawa at yumakap dito. Parang kailan lang, namomroblema pa ang babae sa ibabayad sa utang ng kanyang ama. Ngunit ngayon, nasa ganitong bahay na siya maninirahan. Mahal na mahal kita. Maraming salamat sa lahat ha. Saad ni Yvonne sa lalaki. Mahal na mahal din kita, Yvonne. Nakangiting saad naman ni Allen at marahang hinalikan sa labi ang misis. Walang paglagyan ng tuwa ang mag-asawa. Lumipas ang mga taon at nagkaroon sila ng mga anak na masaya nilang inalagaan at pinalaki. Araw-araw ay ipinagpapasalamat ni Yvonne ang pagdating ni Allen sa kanyang buhay. Napagtanturin niya na kahit ano pang problemang kaharapin, kailangan lang niyang magtiwala sa sarili para malagpasan ito. Maging mahirap man ito, dadating din ang araw na matatapos lahat ng problema, basta maging matatag ka lang. The End. Thank you for listening to our wonderful stories daily. Maraming salamat sa walang sawang pagsuporta sa aming main channel na Randall Tagalog Love Stories. Kayo ang dahilan kung bakit patuloy kami sa pagbibigay ng mga kwentong kinagigiliwan ng nakararami. At kung nais nyo na iba pang kwento, magtungo lang sa isa pa naming channel na The Randall Stories Audiobook. Don't forget to subscribe at sama-sama tayong ma-entertain, kiligin, at makisaya. Maraming salamat po!